So, patatakbuhin natin yung car, 5 to 10 km/h. Parang nasa normal parking area lang tayo, naghahanap ng parking slot. Then, itong box, yung dalawang box na yan, represent yung mga car sa parking area. So, dapat yung distance natin from that box at saka yung car natin, 2 to 3 feet. Okay? Para pagdating natin sa dulo, yung position ng car natin, sakto lang para maipasok na yung kotse dun sa loob ng parking lot. Okay? So, start na po tayo. Lagay natin sa drive yung shifting lever. Then, push natin yung auto park on. Okay, then lalabas dyan, searching for parking spot. Okay? Then the rest ng instruction, sasabihin niya sa atin kung anong gagawin natin. Okay? So let's go. So medyo lapit din ng konti rito. Ayan, okay na. Straight na lang tayo. Ayan. Sponge pa rito. Ayan, drive forward. Forward pa po. Okay, stop. Lagay natin sa reverse. Then, hands off tayo sa steering wheel. So, kanina sinabi ko nga, siya yung magmamaneuver sa atin papunta rin sa parking spot na yun. Okay? Then, huwag natin siyang nahawakan kasi madi-disengage yung system. Okay? What if... Ang kokontrolin lang natin yung brakes at saka yung speed natin. Alright, what if nahawakan mo siya mid-parking? Mag-deactivate siya. How do you Magmamanual ka na. Magmamanual ka na. Pero pwede mo siyang labas? Actually, merong... Kapag mabilis ka, pwede mo siyang ulitin or ituloy niya yung system. Pipindutin mo ito ng twice. Mm-hmm. Kung mabilis siya, pero... Kapag mabagal ka, sigurado mag-deactivate siya. Okay. Magmamanual ka na. Okay. So let's go backward. Kung wala nang obstruction, ayan, check natin. So, hingan po tayo. How fast can you be? Mga 5 km/h lang dapat. Going reverse, right? Yep. Okay. Galing-galing naman. Ayun. Electronic ba yung power steering na to or hydraulic pa rin? Electronic. Okay, dahan-dahan, slowly. Stop. Yeah, and then drive forward. Forward. See pa po. Nakalabas siya ng parking. So kung mapansin nyo, nandito na tayo sa parking spot niya. However, how is it, why is it a bit out of the lane? Dahil kanina, medyo labas pa rin tayo. Kumbaga, dun sa 2 to 3 feet, siguro mga nasa 3 and a half feet tayo. So, kung siya siguro mga nasa 4 feet yung distance niya, sigurado, hindi niya sasabihin na stop, na mag-reverse ka. Hindi niya nakakayanin yun. Pero yung kanina, yung position natin, medyo kaya niya pang ipasok. Kaya lang, medyo nakalabas yung ano, yung side mirror natin. Right. So, that's it. Balik na po tayo dun sa starting point natin. So, manual na siya. So, isa rin kagandahan sa kanya, yung front and back na bumper niya, meron ng mga sensors. So, makikita nyo kung tatama ka na or hindi dun sa mga lapit-lapit sa kanya. Mga cars, mga cones na yan. So, meron siyang green, yellow, and red. Then, kasama yung beeping sound. Okay, ah.